isang magandang araw po sa ating lahat. Welcome sa isa namang vlog edition ng Kapwis Bonsai and Hobbies. Sa pagkakataon pong ito, ang aking pong ipaglilingkod, tatalakayin ay kung paano po gumawa ng isang braided bonsai o maganda ng isang nakatirintas na bonsai. Ano po? Pakisamahan niyo po ang inyong abanlingkod. Okay po mga mahal na viewers, nandito po tayo sa area ng aking bonsai. Ano? Ngayon po naganda na po ako ng tatlong branches na gagamitin natin. At ngayon ipakikita ko po sa inyo kung paano po gumawa ng isang braided bonsai. Ano? Materials pa lang po. Mas maganda pong gamitin natin ay itong ficus, ano, sapagkat siya po ay pwede nating mag-air layering tayo, no, mag-marketing, ano, so maginawa po siya. So gawin po natin, pakikita ko po sa inyo. mahal na viewers, maganda po ako ng tatlong sanga rito, no, yung branches nga po natin. Tinanggalan ko na po ng dahon. Sa tatlong branches na to, meron pong mahina, ano. Medyo may kabigatan na din po ito na itirintas o i-braided, gawa nga po na medyo malaki na siya, no? Matigas na po yung kanyang sanga. So ngayon po ipakikita ko lamang po sa inyo kung paano po ako mag-prepare ng isang braided bonsai. Kasi po minsan po nanghihinayang po ako, tatabasin ko na lang siya, tatapon. Ngayon po bakit hindi ko po gawin siyang isang bonsai, ano? Bonsai materials na meron siyang katangian. So pakikita ko po sa inyo ngayon kung paano ang kaparaanan kung gumawa ng isang braided bonsai. Okay po mga mahal. Ganito po ang isa po ay ilagay niyo po sa gitna, no? Pagkatapos kuhanin niyo to, i-overlay niyo dito sa isa, yung una natin pang gitna. Ayan. Pagkatapos ipapasok po natin yung third branch po natin, ayan. So ganyan po 'yan. Ayan. Ayan. Pagkatapos po ipapasok, ayan. Tapos po ipapasok, i-underneath po natin itong nasa top na to, no? Dito, sa isa. Ayan. Medyo may katigasan po yung ating ano, nagamit na branches. Ayan. So pagkatapos po ay i-gaganyan po natin ito. Ayan. Iga, nak po na bali. Anyway, okay lang po kahit na ano. Hindi naman po kasalanan ng ficus. Pabubuhay din po siya. Medyo mabigat po eh. Matigas na po siya. Hanggang dito na lang muna yung ating braided, ano, yung bubul natin. Tapos gamit po yung ano, ayan. Ganyan po siya mga mahal na viewers, ano. So sa lumauno ito, pagka lumaki ito ay maghihilom po yan, ano, matatakpan po itong mga butas na to. Ayan, ito, on top. Ayan. Ito po mga space na to, paglaki po niya ay maghihilom po yan. Pagsasara-sarado po yan. So ganyan lang po ang pag-prepare po ng braided na branches, ano, para mag-iisang bonsai materials yan, ano. Ngayon po mga mahal na viewers, magpapakita po ako na na-finish ko na ganito sa kabila po, at pakikita ko po sa inyo. Ito po. Ito po yung isang mahal na viewers na bin-traded ko. Gamit ay tatlong branches, no? So kung mapapansin nyo, ayan, nagdikit-dikit na siya dito, nag-fuse na siya. Yan ang kagandahan po sa ficus, ayan, nag-fuse na siya, ayan. Ngayon ho, masyadong naging malakas ang paglaki nitong isang itong branch po na to. Kanya ang ginawa ko ay kinat ko siya rito.
Ayan, pinutol ko po yung mga sanga on top para humihinang lumaki at makahabol po itong dalawang kong branches. Actually, itong dalawang branches po na to ay napakaliit lang dito before nung pinutol ko itong, itong malaki na to, no? So, nakahabol na po siya. Medyo thick na po siya. Ito, kung mapapansin nyo, ito na siya. Malaki na po siya, no? Ayan. So, meron din siyang characteristic. Kanya maganda rin po nagawin na bonsai. Sa lumaon, maghihilom po yung mga space na yan. Magiging branches. Kagandahan po nito, malaki na po kagad yung iyong gagawin bonsai, ano? Dahil nga po nagkasama-sama yung tatlong branches. Ito po yung isa na naghilom na po, nag-fuse na po siya, no? Ito. Ang ginawa ko rin, malakas ang naging paglaki nitong isa, pinutol ko dito, umina siya, lumalakas na lumaki itong aking dalawa. So ito po, fuse na po siya rito. Ang ganda na po niya. Ganda niyang tanawin. Ayan. So ayan po yung aking kaparaanan. So later on, gagawin ko, mag-air layering po ako dito sa may banda rito, dito, para makuha ko po siya. Kapag nakahabol na po itong dalawang branch na to, no? Ganito rin po ginawa ko rito, ayan, no? Gamit ay tatlong branch, gumawa rin po ako dito, ayan. Ito po yung Picus, no? Ayan. Doon po sa kabila, gumawa din po ako ng ano, ng braided. Kanya lang po, dalawang sanga lang ang ginamit ko. Makikita nyo po, fuse na po siya. Leave po tayo at lapitan natin. Ang ganda, medyo maganda na po siya, medyo malaki na rin po, mga more than 1 inch po yung diameter niya. Ayan, nakita nyo, ah, ilom na po siya. Parang naka-spiral na po siya, no? So, habang nagpapalaki po ako ng sanga, ginamit ko yung dalawang branches ko para pakinabangan natin upang later on, in the near future, maging bonsai din siya. So later on, magpapa-air layering din ako rito or maputing, papatubo po ako na ugat dito. Kukunin po siya as bonsai material. So ganun lang po ang kaparaanan. Ngayon po, magpapakita pa po ako ng mga halimbawa na ginawa, na ginamitan ko ng ganitong technique. Eto po. Ito pa po ang ano, ang isa pong binuhul-buhul ko, tinprintas ko. Itong aking tamarind na napakalakas ng ginawang paglaki niya sapagkat ito pong ginamit kong lupa sa kanya ay compost po, no? Organic siya. So grabe po ang ginawa niyang paglaki. Ito po ay 6 months lang dito. Nag-upisa po ito sa napakaliit na ano, ganito lang po, liit lang. Eh ngayon po, ganyan na po siya kalaki. Hindi ko na nga po masakop eh. Lakas ng ginawa. Ayan, tignan nyo po. Medyo may characteristic na rin po siya. Ayan, no? Maganda na rin po. Ayan. Nakita nyo yung aking pinag-twist-twist na mga tamarind. Ayan. Ayan po. Laki na niya rin. Ayan. Meron pa po akong pakikita sa inyo na ginamitan ko ng ganitong technique, ano? Dito naman po mga mahal na viewers, ang ginamit po ay mangga, no? Nag-braided din po ako. Medyo maganda-ganda na rin siya. Nag-umpisa sa napakaliit lang, ngayon malaki-laki na. At unti-unti po ay nag-fusion na sila. Nag-hihilom na yung mga butas na ginawa ko sa kanila, nagawa ko sa kanila. Ayan, ayan po. Ayan. Marami po ako niyan, iba-ibang klase. Merong balikid, ayan, ayan. Ito po, sa kabila ho, ayan. Dito po, iba naman yung style na ginamit ko. Mga apat na mangga na aking tinwist na lang. Parang tinwist ko. Pero ayan, no, nakita nyo po, pagandahan niya, parang nagdidikit-dikit na rin siya. Ayan, no. Actually, pinawalan ko na po siya. As is na po siya, no, nagdikit-dikit na po siya.
So later on magiging isang bonsai materials na maganda rin po ito. Okay po mga mahal na viewers, ito po ang kabuuan ng ating vlog na ginawa. At kung naibigan po sa mga bago lamang po napadpad sa ating channel, ay maanong paki-subscribe po, share, paki-hit na rin po ang notification bell upang lagi po tayong updated sa mga susunod po pong vlog. At sa mga viewers ko na walang sawang sumusubaybay sa aking channel, mula po sa aking puso ay maraming maraming salamat sa inyong lahat.